So yo, what's up guys? So welcome sa ating YouTube channel. At ayan guys, kamusta ang inyong quarantine? Tat na ba kayong magmotor? So alam ko pwede naman na eh, no? Pwede naman na basta i-maintain lang natin ang minimum health standards, which is magsuot ng face mask, face shield, at social distancing. So by the way, no, kung naka-helmet, huwag na kayong magpe-face shield ha. Kasi baka hindi nyo may suot yung helmet nyo. So pagka hinubad nyo na yung helmet nyo, saka kayo mag face mask. So ayan, bago natin simulan, no, ano ba ang gagawin natin today? So tatanggalin natin yung tank cover. So mismong yung labas nung tangke guys, nung 300 SR. So papakita natin kung paano natin baklasin. So step by step, saka kung ano yung mga tornilyo na kailangan tanggalin. So before tayo mag start guys, no, before tayo mag start isang pangmalakasang shoutout pala sa ating mga naka 300 SR din, no? So, yan, shoutout pala kay Popsy Jericho Rivas at sa mga batang Shera Team Lagalag. Yan, mega shoutout po sa inyo. Kay Popsy Philip Ekmek. Yan, mega shoutout sa iyo, Sir Popsy Philip Ekmek. Kay Popsy Ryan Mako Alcantara Dumayas ng Bustos, Bulacan, at kay Popsy Regor Castillo. Yeah, mega mega shoutout sa inyo guys. So mahaba pa itong nating listahan. Shoutout ko yung iba sa susunod na video. So marami tong video na ginawa natin eh. So ayan guys, so let's go. Punahan na natin yung 300 SR. So papakita ko guys sa inyo kung ano ba yung tatanggalin natin. So ayan guys, eto, itong mismong tank cover na ito, itong sambong to. Ayan, tanggalin natin yan. Ayan. Okay. Okay, so tatanggalin natin itong dalawang tornilyo na ito. So cross yung ano niya, screw. Okay. Yan. So hindi naman siya kahirapan tanggalin, no. So pagka na lumuwag na siya, kaya na siyang pihitin ng kamay. So ayan, ganyan lang po kahaba yung ano, maikli lang naman yung screw niya. So yung isa pa natin kailangan tanggalin is yung dalawang push pin na naandito. Ayan. So kailangan natin gumamit ng flat screw pang-angat. So, once na umangat naman na ito, madali na eh. Ayan. So, okay. So, pag umangat na, kailangan tanggalin yung pin para matanggal na yung buong lock niya. Ayan. So, one. And then, two. Ayan. So, ipapakita ko mamaya kung paano nagwo-work itong pin para din madalin yung mahugot. Okay, so ayan yung isa pa natin kailangan tanggalin. So bali guys, ito yung ating push pin. So ayan, i-focus natin. Ayan, so ito is nagpa-function siya. Ayan, so kailangan mahugot muna to kasi pag nakalubog yan, ayan, bukang buka itong part na ito, so hindi siya mahugot. So ngayon, kailangan nyo ilabas ito. Ayan, hugutin yan. Pag nahugot to, itong pin, madali nyo na ito mahuhugot, no? Kasi pag once na mag-slide to, ayan, malambot na siya. So natutupi itong part na ito. So pwede na itong hugutin. Ayan. So ganun nagwo-work yung push pin niya. So ayan, para alam nyo rin guys kung paano hugutin. So ulitin ko. Tanggalin itong pin. Once na matanggal itong pin, ayan, pwede na hugutin itong pang-lock. Okay? Okay, so ito. Bali, ang last part natin is yung tank cap. So, kailangan din natin tanggalin itong tank cap dahil iniipit nitong tank cap yung ano, yung tank cover. So, bali, merong trick. No, tricky part itong tank cover natin. Dahil
tatlo lang talaga actually ang kailangan natin tanggalin dito sa tank cover. So ito, isa itong nasa itaas at itong dalawa sa ibaba. At itong dalawa nasa gilid naman nito is takip lang, no? Maikling screw lang ito. So pwede nyo itong gamitin para sa kabitan ng tank bag or kabitan ng pillion holder, no? Yung pwedeng hawakan nung nakaangkas sa inyo. So pakita muna natin itong sinasabi ko na takip lang. Okay. So ito guys. Ayan siya, maikli lang ito. As in takip lang talaga nitong dalawa dito. So balik ko na, baka kasi mawala. So tanggalin na natin yung tatlo. Balik ko lang ha. Okay, so ito, ito isa, dalawa, tatlo. So yun lang. Okay, isa. Dalawa. Ito, pangatlo. So hindi nyo pa to guys mahuhugot. Ha? So isipin, baka isipin nyo, tanggal na yung tatlong tornilyo pero hindi nyo matanggal. So kailangan nyo po nang buksan yung tangkay guys. So kailangan natin ng ating susi. Okay, so ito na guys. Yan, tanggal na yung buong tank cover. So layo natin na onte. Ayan po. So kung wala kayong pantakip, kuberan nyo ng basahan para baka kung ano yung shumit dun sa tangke nyo. Nako, sakit ng ulo pagka may shumit dun. Okay, so kuberan nyo kahit basahan lang. So ito guys, ayan, tanggal na siya. So pwede na natin itong alisin. Kakabitan ko lang ng basahan, baka kasi kung ano yung mahulog dyan. So ayun guys, yun yung mga kailangan yung tanggalin na tornilyo. Once na matanggal na natin yung dalawang tornilyo sa harap at yung push clip dito sa dalawa sa may likod, and then yung tank cap, so pwede na natin tanggalin yung tank cover. So ibubukan nyo lang ito sa may bandang harapan. Bubukan nyo siya. And then tapos slide up dahan-dahan. Yan, so natanggal na yung tank cover. So makikita nyo na yung itsura ng tangke niya talaga. Sa mga Popsy, ito naman yung itsura ng ating tank cover. Kaya so, yun siya pagka na-remove na natin. Yan. So natatanggal ito isang buo. So hindi nyo sure matatanggal guys dahil ang tornilyo is nasa loob. So kaya talagang isang buo nyo siya tatanggalin. Ayan, naka-tornilyo. So pagka na-remove nyo na ito, pwede nyo na itong baklasin kung gusto nyo pirapirasuhin itong tank cover. Ayan. So ito na guys ang itsura ng tangkay ng 300SR pag wala na yung cover. So hindi naman siya ganong kalakihan. Ito na nga mga Popsy, natanggal na natin at naibalik na natin. So sana ay nagustuhan nyo tong video na to. So kung nagustuhan nyo, sana naman ipindutin yung like button, no? At syempre huwag nyo kalimutan na rin na mag-subscribe at click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga ilalabas pang mga video. So hindi lang tutorial, no? So meron din tayong mga review
with regards sa 300 SR. So thank you for watching, guys. See you on my next video. Bye bye.